Para sa manukang walang amoy mga kaparm, bali ito ang ilalim ng ating kulungan. Bali maglalagay tayo dito sa taas ng panibagong batch ng broiler natin. Dito, taas. Kasi dadarating na mga kaparm yung ating panibagong batch ng alagaan na broiler chicken. At ito, ihanda natin mga kaparm para sa manukang walang amoy at iwas langaw, iwas uod. Itong ginagawa ko mga kaparm. Para sa manukang walang amoy mga kaparm, ang ito, wala tayong ibang gagamitin na chemicals. Makakatipid tayo dito. Tsaka kung may mga malapit kayo sa gilingan ng palay, pwede kayong maghingi. Ito yung ipa ng palay yung gagamitin natin. Yung iba kasi gumagamit pa ng mga chemicals or iba't ibang ano mga kaparm para lang maiwasan yung langaw at yung amoy, yung mabahong amoy ng dumi tsaka iwas uod. Bali ito mga kaparm, subok ko na to. Ito yung ginagamit ko sa para sa manukang walang amoy at iwas langaw at uod. Ayan. Lalagyan natin dito mga kaparm. Mga kaparm, pwede kayo gumamit ng dayami na ilalagay nyo rin sa ilalim pag, wala, pag walang ipa sa inyong lugar. Yung dayami na inano natin ng palay, pwede yung gamitin sa ilalim. Maganda kasi dito mga kaparm sa ipa, mabilis matuyo yung dumi ng ating alagang broiler kasi na-absorb nito yung moisture na nagagaling dun sa dumi. Kaya pag dinapuan ng langaw ay hindi sila nakakapag ano, parami. Tsaka yung amoy mga kaparm kasi nga yung palay, ito yung ipa ng palay ay medyo mainit. Kaya ang nangyayari mga kaparm, mabilis natutuyo yung ating dumi ng ating halagang broiler. Kaya naiwasan natin yung uod. At maganda dito mga kaparm, makakatipid tayo, wala tayong gastos. Ayan. Bago natin lagyan ng manok mga kaparm sa taas, dapat ay dito lagyan muna natin ng ipas dito sa ilalim para yung tae mabilis matuyo at tidapuan ng langaw. Ayan mga kaparm. Ayan. Iwas uod din ito mga kaparm. Kaya ito yung pinakamaganda pa, mga kaparm, sa ipa yung gamit. Iwas uod, iwas langaw, at yung amoy ng dumi ng broiler chicken natin ay hindi mabaho. Ayan mga kaparm. Kasi yung ipa na ito mga kaparm, nakakatulong ito para mabilis matuyo yung dumi ng ating alagang broiler chicken. Ayan. Kaya yung langaw ay hindi nakakapag parami dito, gawa ng mabilis matuyo. Ayan. Pwede na ito mga kaparm. Pwede na natin lagyan dito sa taas ng alagang broiler chicken. Ayan. Ito na mga kaparm yung ating mga broiler chicken. Ayan. Ayan, mga kaparm.
Bali, itong 45 days natin mga kaparm o broiled chicken ay 11 days na ngayong araw mga kaparm. Ayan, yung ilalim ito mga kaparm, malaki na sila. Gaya ng ginawa ko nung una, nilagyan ko muna ng ipa. At ayan ngayon, mga kaparm, dahil dyan sa medyo madumi na yung ating ilalim. Ito yung mga medyo madumi na kumain. Madami ng tayo ng ating alagang broiler sila. Ay bali maglalagay ulit tayo ng panibagong ipa mga kaparm. Tatakpan natin to para yung langaw ay hindi dumapo. At para makaiwas uod, dahil yung ipa mga kaparm maganda talaga dahil natutuyo yung ating dumi ng ating mga alagang broiler. Ayan. Ito yung tips mga kaparm sa, para sa manukang walang amoy at iwas langaw, iwas uod. Ganitong gawin yung mga kaparm para to sa mga bagong alaga pa lamang ng broiler chicken. Ayan. Ito mga kaparm. Ayan, medyo madami-dami na yung ating dumi ng ating alaga. Kaya tatakpan ulit natin ito mga kaparm ng ipa. Ayan. Ilalagay ulit tayo ngayon. Ito na mga kaparm. Sasabuyan lang natin mga kaparm ng ipa ulit, panibago, para yung dumi ng ating alaga ay matakpan at hindi dapuan ng langaw at mabilis matuyo. Ganda kasi itong ipa mga kaparm, na-absorb nito yung dumi ng ating alaga, mabilis matuyo yung dumi o yung tayo ng ating alagang broiler. Ito ay ipa na galing sa palay mga kaparm. Ayan. Bali ako kasi mga kaparm, naglalagay ako ng ipa ay every 2 days. Sinasabuyan ko ng ipa ito about ano yung ilalim. Ayan. Para hindi dapuan ng langaw. Kasi maglinis ako ng ilalim mga kaparm ay bawat harvest na. Hindi ako naglilinis araw-araw kasi yung kulungan ko naman ay mataas at ito yung tinatawag nilang conventional na kulungan. Compare mo dun sa iba, kapag floor feeding mga kaparm, kailangan mo talaga mag lagay ng ipa. Kasi ang iba yata mga kaparm, naglalagay ng ipa sa floor feeding yung, o yung kulungan nila ay sa lapag lang. Ang nilalagay yata nila ay every 3 days yata sila naglalagay ng ipa na panibago. Patong lang din ng patong yung mga kaparm ang ginagawa nila. Ganito din yung ginagawa ko sa conventional naman. Ito, papatungan lang din natin ng ipa para yung dumi ay matakpan. Yan, iwas lang ako. Yung paglalagay ng ipa mga kaparm, kahit hindi naman gano'ng makapal yung marahil paglalagay, hindi lagi dito magpunta. Alahin lang natin na matatamburan yung dumi para hindi na po ng langaw. Kasi nakatanggal lang amoy din yung ayan, ipa. Para hindi tayo masyado magastos sa ipa, nipisan lang natin mga kaparm. At nakadepende din sa inyo mga kaparm kung ilang beses kayo maglagay ng ipa o nakadepende sa inyo kung paano nyo linisan. Ayan. Sa akin kasi ito mga kaparm, 2 days, every 2 days ako naglalagay ng ipa sa ilalim.
para hindi kagad apuan ng langaw. Napakainam to mga kaparm guys, kasi gawa ngayon tag-ulan, medyo naulan-ulan dito, ay itong ginagawa ko mga kaparm para hindi talaga dumami yung langaw.